What's up guys? Welcome back to another vlog. So today, paalis kami. Ayan, nagpe-prepare sila babes. Tapos kasama yung binan ko at saka yung pamangkin ko. Guys, may pupuntahan lang kaming pwesto sa aming pinaplanong battery shop business. Wow! So ayun, pupunta namin yung owner ng pwesto. Tapos makikipag-ano kami, may pag-negotiate kami kung po pwede yung terms na 6 months contract muna kasi nag-i-start pa lang. Ayan. Andiyan na si Babe, si Waka yung asawa. Tsaka ito. Good morning. Si Breaching. Si Breaching. He's in the house. Present. Alright. Present na naman siya. Ayaw talaga magpaiwan. Ang meeting namin is 9 a.m. so paalis pa lang kami dito. Ang oras is 9. Yun. Filipino time as usual. 9 a.m. na rin. Anyway, update namin kayo kung ano yung mapag-uusapan. Kasi matagal na namin pinaplano yung business na yan eh. Kasi meron kaming kakilala sa Bulacan na nagsuggest sa amin na why not try the battery shop business. So ayan, ayan si Jay. Jay! Freeze! Ayan yung pamangkin ko, kasama siya kasi Saturday ngayon, walang pasok. So yun guys, paalis na rin kami. Papunta na kami dun sa ano, sa pwesto. With breaks. Alright. As you can see, itignan natin. Dito na tayo. Kung ano yung magiging desisyon. Ano sa tingin mo dito? Okay naman diba? Meron siya shelves. Ito ko dapat lang yung shelves. Shelves. So, kakausapin naman yung nangyari. 3 hours later. So guys, kakauwi lang namin. Galing dun sa pwesto. So, anong masabi mo ni? Okay naman po siya. Okay naman ba siya? Madali kausap yung may-ari. So, yun yung ano doon, advantage doon. Madaling kausap yung mga ano, mga landlord. Kasi mahirap pag nag-business tapos yung mga landlords mo eh ano, para mga dragon. Na-experience na namin yan. Katulad nung huling business namin na ano. Marunong pa sila sa amin. Oo, yung parang inuunahan ka pa nila sa mga decision na gagawin mo. So itong si Ate Tess, napakadali niyang kausap. Meron kami mga terms na nilatag sa kanya. So dapat naman kasi nagiging ano kami, nagiging transparent kami kung ano yung mga gusto namin. So yun naman, okay naman siya sa mga terms na nilatag namin nga sa kanya. Pumayag siya, tapos yun, basta hindi siya madaling kausap. Tapos madali nga siya kausap. Ah, siniraan niya po si Ate Tess. Madali po siyang kausap, guys. Madali siyang kausap. Hindi po kami pinahirapan pagdating sa negotiation na ginawa namin. So sana, ang medyo concern lang namin doon, hindi kasi siya dinadaanan ng public, mga jeep, cabs. Kung dumadaan sa kanya, private na sasakyan, saka mga tricycle, motor. Pero sa tingin ko, ang kagandahan kasi, sabi nga nila eh, kung mag-business ka, one consideration dapat is yung wala ka bang kompetensya. So doon sa lugar na yon, as in walang nagbabattery doon. So sabi ko nga sa kanya na i-consider natin na walang kompetensya doon sa area na yon. Tapos puro kabahayan, puro may mga sasakyan, halos na mga tao doon. So parang ano na rin siya, parang kung titignan mo sa ibang ano, sa ibang aspeto, may potential, di ba? May potential siya kasi walang kompetensya. Mahirap naman magnegosyo. Every 300 meters, meron kang kalaban, meron kang kompetensya. So doon, medyo may laban-laban kami. Ang ano nga lang, ang negative side nga lang, katulad ng sinabi niya, walang ano talaga, walang jeepney na dumadaan doon.
Pero hindi ko pa nasubukan kung meron dumadaan ng mga vans doon. Ano yun? Hindi namin nakita kung meron mga public utility van, yung mga UV Express. Pero sa negosyo naman, kung hindi mo itatry, hindi mo malalaman. Hindi mo malalaman, di ba? So, lahat naman ng negosyo, ano yun eh, hit or miss yan eh. So, sana, This time around, sa dami na naming negosyo na pinasukan, sa dami na naming negosyo na tinry, sana naman this one, big hit to. Big hit ko sana, Lord. Ibigay niyo po sa amin. So, yun yung aming, ano, yun yung lakad namin kanina. So, okay naman siya. Very productive yung, ano, yung aming lakad. And, it's our side naman to decide kung ano yung magiging decision namin. Kasi binigyan kami ni Ate Tess ng 2 days para makapag-decide dun sa pwesto. Kasi maraming nga din nag-inquire dun sa location na yun. Sabi nga niya, meron daw nag-inquire before na, ano, laundry shop business naman ang itatayo, kaya lang hindi yata nagmaterialize. So sana ito na yung sign na para sa amin talaga yung pwesto na yon, di ba ni? So kukontakin na lang namin yung ano, kukontakin na lang namin yung friend namin na tutulong sa amin sa mga supplies. Yes. Mag-assist sa amin sa lahat ng kailangan namin na sikasuin bago mag-start. Para meron na kami pambili. Shout out pala kay Kuya Oben. Shout out kay Kuya Oben de la Cruz from Malolos, Bulacan, na tumutulong sa amin dito. Sa mga taga Malolos dyan, may battery shop po siya dyan sa May San Juan. Ayan. Pin remote pa yung ano. Ayan, Kuya Oben, pin remote pa namin. Ha? Sa Malolos, Bulacan, guys, kung naghahanap kayo ng battery dyan, puntahan niyo yung Oben. Ano battery supply. Oben battery supply yata yung pangalan ng shop niya. Basta dyan sa may, ano, sa may San Juan lang. Hindi kayo maliligaw dyan kasi nag-iisang battery shop lang yan dyan. So, ayan guys ha. Para meron na kami pambili kung kumita man yung business namin na yun. Meron na kami pambili dito. Pambili ng dog food. Sa dog food dito. Ayan. Tsaka pang groom niya. Diba, gwapo niya ngayon oh. So, ayan guys. Oh. The next day. So, what's up guys? Update lang namin kayo sa aming kinuhang pwesto. So, today pala pupunta ako dun sa landlord, tapos magbabayad kami ng 1 month advance, 2 month deposit. So yung total nun is 24,000. So nag-decide kami ng asawa ko na talagang ituloy na yung pwesto na yun kasi lumilipas yung mga araw na wala kaming ano, walang development sa mga plano namin. So today, yun nga, pupuntahan ko si ate ng 12 noon kasi ihatid ko lang si babe sa trabaho tapos diretso na ako doon. 3 hours later. Uwi na kami galing dun sa pwesto ng minutahan. Bayad na kami ng 1 month advance ng 2 month deposit kay Ate Tess. The next day. What's up guys? Update lang namin kayo sa aming pwesto nakuha. Ayan, dito kami ngayon. Na binubuksan ni tatay yung pwesto. Kasi maglilinis kami tapos may mga dala kaming gamit. Ayan. Nagdala ako ng TV, nagdala kami ng electric fan. Tapos yung 4 na monoblock, kailangan natin ng mga upuan. Tapos isusunod namin yung lamesa, yung plastic na lamesa, syempre. Yan yung mga bagay na kailangan din natin makalimutan kasi napaka-importante yan pag nagsusulat ng mga resibo. Mahirap magsulat ng ano lang, nakatayo. Hindi ako sanay kasi kaliwete ako. Ayan na yung ano, yan yung permit. Dikit mo dyan, ayan o. So nakakuha na kami ng barangay business permit. Nung nakaraang araw kasama ko si tatay. Tapos si Kuya Obet yung tumutulong sa amin sa pag-ano nitong ano, ng battery shop. May mga stocks na, kompleto na rin yung mga stocks. Tapos ang hinihintay na lang namin yung battery charger. So doon kami natagalan, dapat kahapon pa sa Sabado. Kaya lang kasi walang mahanap na battery charger. So ang ginawa ni Kuya Obet yata ng hiramuran for the meantime. Anyway, yan yung update sa aming battery shop business. So, it's linis time, di ba Jay? Yeah. Yeah, it's linis time. Let's go guys! Read.
Hotel? Ayan, dito na si Kiobet. Siya yung tumulong sa akin sa pag-assemble ng battery shop na to. Tapos ito yung mga batteries na available, guys. Wala pa tayong ano, battery pang motor kasi maghahanap pa kami. Maghahanap pa kami ng supplier na mag-aano sa amin, mag-deliver sa amin dito. Pero at least nandito na lahat yung mga batteries na kailangan tapos dito. May bago kaming battery charger. Tapos ayun yung tester na ako. Kung sino interesadong bumili sa aming mga battery supplies, pwede na kayong pumunta rin sa may Pag-asa. Salamat po, Lolo Cesar. Lolo Ramon. Thank you very much. Nalang pa po sila ng Malolos Bulacan. Tapos si Christian. Aming import. Salamat sa day off mo na ginamit natin. Si Christian, pero nandito siya, guys. Kanya kasipag yan. Kanya ka very supportive yung tao. Huwag niyong kalimutan, i-follow yung kanyang channel. Chanix PH. What's up, guys? So, okay na yun sa setup na namin. As you can see, well arranged na pati yung baba. Ayan. So, nakabit na rin namin yung gulong noong charger. Ayan, charger. Kinabit na ni Christian. Christian! Yes, Christian. Ito yung kasama ko pag-arrange nito mga batteries na to. Tapos, of course, si K-Otter na yun. Siyempre kay tatay at saka kay nanay, nandito pa rin sila. Lagi na support sa amin. So yun guys, update na lang namin kayo kung kamusta. Kamusta yung magiging benta nito. Yung aming bagong business. It will take a little while. Siyempre yung asawa ko, isa si Briggs. Saka si Briggs, andito, hindi ito yung wala. Ayaw ko magpahima! It will take a little while. Si COVID kasi 20 pag years. Pag 1 year na daw, wala sa mong benta. Sa ganito, kaya alam na alam mo. Diba kayo, Obet, no? 20 years ka na, no? Sa battery business. Ano? Kaya lahat ng ano, lahat ng pasikot-sikot sa negosyo na ganito, siyempre sinishare niya sa atin. Para kayo pa, may apply. Ano kaya? 100% magbuko. Maganda yung location eh. Hi guys. Magbilang ang maganda yung market. Iyon, no? Pampalakas ng loob. May dating yung na yun si Kiobet, guys. Kung kailangan nyo ng battery pala, meron siya sa Malolos. Puntahan nyo lang yung Kiobet Battery Shop. Lahat ng kailangan yung battery, guys, meron siya. Pati battery ng aeroplano hanggang meron din, joke lang. Sasakyan at saka motor. Yun, meron siya. Tapos, guys, kung kailangan nyo ng battery, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Sa battery namin. Ayan. J&B Estoque Battery Shop. Asya lang yun rin. Guys, dito sa ano, sa may Pag-asa. Bahayang Pag-asa. Ayan. Medyo inabot kami ng ilang weeks yung ano natin. Ilang weeks to? Bago na ano? 1 week. So 1 week yung preparation namin. 1 week preparation time para maano namin itong battery shop. And thanks God. So, ayan, no? Ayan yung full na view ng ating battery shop. So, sana
bless the Lord. Okay, so hindi ko lang po ah. Hindi promotional video to. Bali, ito lang talaga yung nila naming brand kasi sabi ni Kuya Obet, ito yung magandang ano, magandang mga brand na pwedeng itapat sa Moto Life. So, hindi ito promotional video. Lahat po ng mga product na nandyan ay babayaran po namin. Yan guys ha. Disclaimer lang po. So, that's it for the vlog. Once again, thanks and God bless. Bye! Ciao!